Kumusta mga lalabs? Welcome back to my channel. Ako po ang inyong lalabs na kusinera, Home Chef Yay! Mga lalabs, today gagawa tayo ng tokwat baboy pero iibahin lang natin ng konti. Medyo pasasarapin lang natin siya ng konti. Oh, so start na tayo mga lalabs. And ito, hindi naman siya parang pork chop style yung pork. Medyo makapal kasi siya. Ini-slice ko lang siya ng ganyan para madali siyang lutuin. Ayan. So nilagyan ko lang din siya ng a little bit of salt and pepper. So, ayan. Para pag pinrito naman, eh, may lasa na siya. So, imasalis lang natin yung salt dito sa ating pork. So, back to back. So, salt again. Massage. Para lang kumapit yung salt o yung lasa dito sa ating pork. And iwan ko lang to ng 30 minutes and habang iniintay ko siya at binababad ko ng 30 minutes, ini-slice ko na rin yung aking tokwa. So, ayan, ganito, square. Kinat ko lang siya into cubes. So, mas gusto ko siyang hinihiwa ng hilaw pa kaysa dun sa hinihiwa siya ng luto na medyo nahirapan ako dun. So, ito, mas madali sa akin to. So, start na tayong i-fried siya mga lalabs. And naglagay lang ako ng konting mantika. And medyo i-fried lang natin ng konti yung pork. Sorry doon sa aking camera kasi na lobat. So, ayan. Fried lang din natin siya dito ng konti hanggang lumabas yung sariling mantika ng pork. Ayan, itay lang natin na ma-fried to or lumabas yung sariling mantika ng pork. So, babalik-balik na rin ko lang yan. And ito mga lalabs, ano, di ba? Pag sinabing tokwat baboy, alam natin meron siyang sawsawa ng toyo at suka. So, dito hindi tayo gagamit ng sawsawan. So, mamaya makikita niyo mga lalabs kung ano, but wala siyang sawsawan. So, ayan, medyo nag-golden brown na siya. At dahil nag-golden brown na nga siya at medyo lumabas yung kanyang mantika, lalagyan natin siya ng half cup of water. So, intay lang natin matuyo yan hanggang sa bumalik ulit sa dati niya. So, ayan. At bumalik ulit yung dating kanina, yung pina-fry natin kasi sa sarili niyang mantika. So, ayan. Intay na lang natin itong mag-brown. So, ayan. Iniintay ko na lang din na mag-brown itong pork. So, para ma-fully cook siya. So, ayan. At pwede na itong mga lalabs. Ayan. So, hindi naman natin siya i-overcook na para hindi siya mag-dry. Para juicy pa rin siya. So, eto pwede na ito eh. So, ayan. Kumuha lang ako ng lagayan at ito pwede na natin hanguin yung ating pork. And after kung maprito, maluto tong pork, eh, i-slice ko na rin siya. Ayan. Yung natural na slice ng tokwat baboy. So, ayan. Slice ko na siya ng parang sa tokwa. Same. Ganun pa rin. So, ayan. Nakita niyo yung mga lalabs. Medyo juicy pa siya. And malambot yung loob. Yung labas lang niya yung talagang medyo brown. Yan. At hiwain ko lang ito mga lalabs hanggang sa mahiwa ko ito lahat ng pork na nandito. So, ayan. And lagay sa lagayan. And madaliin na natin hiwain para mas pabilis. So, ayan. Same lang din ang slice. And yun na nga mga lalabs. Tapos ko ng hiwain. So, ipofried na natin yung ating tokwa. So, ayan. Parang yung aking mantika hindi pa masyado mainit. So, pag kayo magluluto mga lalabs, make sure na mainit na yung mantika para hindi na siya mag-extra absorb pa ng mantika.
Pero okay naman yan kasi malakas naman yung apoy ko. So, hindi ko lang siya hahaluin. So, ayan, medyo ikalat ko lang. And, hihintayin ko na lang din siya mag-light brown. So, ayan, iwan ko na lang siya dyan. And, habang nagpiprito ako ng aking tokwa, nire-ready ko na rin yung aking sauce. Ayan, half cup ng water. Ayan, 2 tablespoons ng soy sauce. So, ayan, dagdagan pa natin ng konti. And 2 tablespoons ng oyster sauce. Ito yung gagamitin kong extra pampalapot. And ito yung pampalasa na gagamitin ko. So, ayan, 2 tablespoons. Mix, mix, mix. At 1.5 teaspoon ng cornstarch. So, ayan. Yan yung pampalapot. So, isog lang din natin. Kaya cold water yung ginamit ko mga lalat. Kasi para madaling madisod yung ating cornstarch. So, ayan. Mix-mix lang din. And, half ng lemon. So, ayan. Lalagyan natin siya ng lemon juice. Kalahati. So, dahil ngayon ito, kot baboy, diba, ginaganita naman din na suka, medyo maasin yung texture, yung lasa niya. So, gagamitan natin siya ng lemon, kalahating lemon juice. Or kalahati ng buong isang lemon, ha? Explain pa more. So, ayan, lagyan na natin dito yung aking hiniwa kanina na pork. So, bukas din yung aking kalan, yung aking apoy na low, very low fire lang. And mix ko na rin yung white onions. Ayan, white onions para medyo masarap, manamis na miss. So, wag yung medyo matapang. So, ayan, mix ko lang din ng konti. And ilalagay ko na yung sauce na aking ginawa. So, ito, ihahalo-haluin ko na lang din to hanggang sa purpose lang para maluto ng konti yung sauce na ginawa ko. So, ayan, para mag-coat yung ating tokwat baboy. So, halo-halo ko lang din hanggang sa yung ating sauce humalo dito sa ating tokwat baboy. And very low fire lang siya. So, ayan. So, diba, tokwat baboy, yan lang. Pag sasamahin mo na yung tokwat baboy, gawa ka lang ng toy at suka na saw-saw. So, pero ito, ayan, yun yung kakaiba mga lalat. Inihalo ko yung sauce. Siyempre, gumamit din naman ako ng toyo at maasin. So, lemon nga lang pinapalit ko sa suka. So, ayan. Para nandiyan na yung lasa. And, lutuin ko ba ng konti? So, ayan. Yan ang tura niya mga lalabs. Ah, diba? Wala tayong sasawsawan or sawsawan. Hintayin ko lang din hanggang sa maluto lang ng konti yung sauce. And ito mga lalabs, ito actually, ito pwede na to eh. Pang ulam na siya, papake na siya, puluta na siya, whatever. Kung anong gusto nyo gawin mga lalabs. Pero may gagawin pa tayo. Oh, diba? Oh, lala. Medyo pasasarapin pa natin siya. Masarap na mas pasasarapin pa natin. So, ayan, dito may tinira ako kalahati. Ako, silang nung sauce na ginawa kanina. And then, ayan ko lang something spicy. Ayan. Mayroong siling labuyo at yung siling green. Ayan, mix ko lang din dito. And, pinainit ko na yung aking sizzling plate. Tinagyan ko ng butter. Ayan, asa sa inyo ng mga lalabs kung gano'ng karaming butter na gusto nyo. Kung medyo mahilig ko sa butter, pwede namang lunod siya sa butter. Pero sakto lang. So, ayan. Na-melt na nga yung butter. Ilalagay ko na yung aking minis kayang tokwat baboy. Ooh, amoy pa lang mga lalabs. Yung butter, ang bango na. Eh, what more pa pag ilagay natin itong ating tokwat baboy. So, ayan. Para siyang pulutan. So, ayan. Lagay lang din natin dito. Ayan. Yung kanina, masarap na yun. Yung may sauce na
bitok, what baboy. Pero ito kasi mas extrang bango, extrang sarap kasi meron siyang butter and medyo tutong yung ilalim. And medyo i-toasted lang natin yung ilalim. So, ayan. Oh, diba? Lakas ng amoy, lakas pa kapag akit, lakas makagutom, makalalabs. So, ayun, natuto na nga makalalabs yung aking tokwat baboy sizzling. So, ayan. Sa mga niluluto yung makalalabs, huwag kayong matakot na magdagdag or mag-invento or paglaruan yung mga niluluto nyo. Basta't gusto nyo yung lasa at nasa sa inyo naman yun kung anong lasa na gusto nyo. So, ayan. Diba, lipat na natin sa dun sa kanyang lagayan. So, ayan. Ready to serve. So, ayun. So, ayun ang mga lalabs at luto ng aking tokwat baboy sizzling. At salamat mga lalabs sa pagsama nyo po ulit dito sa aking kusina. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless. Oops, lagyan natin ng konting asin pa.